Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado sa cryptocurrencies. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong another sayang or another regrets na naman natin sa crypto. And this time guys is dito po kay Bonk. Ayan, si B-O-N-K or Bonk na nasa Solana Project. So itong si Bonk guys, sumikat po ito just this year and malaki rin po ang tinaas niya dati. Pero nung bumagsak ang crypto last, I think mga April, May, June, mga ganyan, nung bumagsak, lalong bumagsak ang crypto, bumagsak din kasi ito. Okay, and ngayon if you will check itong si Bonk sa kanyang price chart, nag all time high siya uli. So almost 1,800% yung kanyang itinaas. 1,800% is like times 10 times 18. So times 18 to times 20 yung itinaas nung kanyang presyo itong si Bonk nung nag all time high uli siya. So dito ay hindi makita yung price niya. Pero dito, ayan, kay BingX, ayan, makikita nyo dyan guys, ito yung price chart niya, itong si Bonk. Ayan, from tumaas siya dati, tapos biglang bumagsak, ayan, pinakamababa niya is 1.7. Ayan, tapos umangat siya uli. So, times 1,800% kasi dun sa coin market cap yung itinaas nitong si Bonk uli. Okay, which is na weak hands na naman tayo guys. Pumili kasi tayo nung bumagsak to. Ang problema is binenta natin agad. At yung worth 6,000 to 7,000 na pinili natin kay Bonk dati, ayan po siya. Ngayon to guys, pero hindi ko na to hawak. Nabenta ko na kasi to dati pa. So right now is nasa $2,300 na siya. So almost 120,000 pesos na sana yung ating 6 to 7,000 pesos dati. If nag-hold lang guys, ha? I mean kung pinabayaan ko lang sana, tapos hinintay ko hanggang ngayon is ayan, from 6 to 7,000 nasa 120,000 na sana siya ngayon guys. Pero again, no, ay pag crypto kasi talaga hindi mo naman masusure na tataas siya. Tapos syempre matatakot ka rin na tubo ka na tapos di mo pa binenta, tapos biglang pumagsak, eh baka malugi ka rin lalo. So ganun kasi guys sa crypto, wala talagang kasiguraduhan. So anyway, ito madalas nangyari to sa akin. I don't know sa inyo guys, no, dun sa mga nakabili ng crypto na at siguro nakapag-hold. I don't know if na-experience nyo rin to na binenta nyo na tapos kung nag-hold lang sana, ayan, eto na price niya. I mean, mas malaki sana ang tinubo or kinita dun sa binili nating crypto dati. So, ayan guys, no? Si Bonk. Nakakapanghinayang, no? Itong si Bonk. But anyway guys, is wala tayong magagawa dyan. Now, if okay ba to si Bonk sa mga nagtatanong? So far guys, is good, no? Itong si Bonk. Actually po ay sumabay itong si Bonk sa pagtaas dahil kay Solana. Naka Solana base kasi ito project. So pag tumaas si Solana, ang tendency is tataas din to si Bonk. And dahil tumaas si Solana, si Sol token guys, is tumaas din si Bonk. So ganun po ang nangyari. And grabe ang tinaas niya syempre. So question, good ba mag-hold ngayon? I think good siya. Pero if ngayon bibili, mataas na kasi siya. So kung tataas man siya, pwede pa mag times 2 siguro, times 3, pero delicates na siya. Why? Kasi pag bumagsak siya, pwede kang maipit, no? So yun nakakatakot pag bibili ka sa mataas. Yung iba kasi nafufomo or fear of missing out. Ibig sabihin is dahil nakita nilang tumaas, iba sumasabay or bumibili agad. And madalas sa mga ganun na sumasabay or bumibili agad sa mataas na presyo, naiipit. Na mas okay na lang is maghanap na lang ng iba nang bagsak ang presyo or maghintay na bumaba bago bumili. Na kung tumaas siya, okay lang, wala tayong magagawa, pero at least guys, no, na manage niyo yung risk. All right? So good to si Bonk, magandang project to, pero right now mataas kasi ang presyo niya. So hopefully ay bumagsak pa siya para makabili. And isa sa mga crypto exchange na listed po itong si Bonk ay itong si BingX. Sa iba, sa Mexi meron din. Actually marami guys, no, check natin.
Ayan, so check natin dito sa CoinGecko. Punta tayo sa markets. Ayan. Tapos, ayan, dito makikita natin kung saan siya listed. So, marami. Ayan, may Gate.io, XT, Bybit, BingX. Ayan, ito yung BingX ginamit ko. BitForex, BitMart, BitGet, Orca, BitTrue. So, ayan, madami actually, guys. So, madaming crypto exchange na listed tong si Bong. And, wala lang siya sa Binance, no? Of course, wala siya sa Binance. So, hindi siya mabibili kay Binance. But, ayan, dito sa mga crypto exchanges na to, pwede nyo gamitin siya pambili. If gusto nyo mag-hold, pero sabi ko nga, guys, no, ay, mas okay, hintayin nyo muna bumagsak kahit paano bago nyo bilhin kasi mataas yung presyo nyo ngayon. But, if gusto nyo mag-risk, let's say may mga nakita kayo nag-advise tapos tingin nyo okay naman kasi nag-do your own research naman kayo, eh walang problema. Basta ang paalala lang natin sa mga ganito is invest only what you can afford to lose. Alright, so ito lang gusto kong i-share. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.